Good morning po sa lahat. Ako po si Rafael Guerra, 21 years old college student. Today, I would like to share to you what I learned on how to fully surrender one's life as a living sacrifice to God. But first of all, I would like to share a passage that says, "Give yourself to God, surrender hoping to Him to be used for righteous purposes." Romans chapter 6, verse 13. My dear friends, noong mga panahon hindi ko pa gaano kilala ang Panginoon, madalang akong makapagsimba. Minsan, twice a month. Minsan, once. Kung minsan mga talagang hindi talaga sa isang buwan. Naaalala ko lamang tumawag sa Panginoon kapag maraming hindi magandang pangyayari sa buhay ko. Sa madaling salita, kilala ko lamang siya pag may kailangan ako. Nalapit lamang ako pag may sarili akong kagustuhan. Sinusubukan kong pilit na kunin ang mga kagustuhan ko at para bang kinokontrol ko na ang sarili kong buhay. All of this led me to so much frustrations, disappointments, and even depression. Nahirapan akong tanggapin na hindi pala lahat ng kagustuhan ko ay makukuha ko. Nahirapan akong tanggapin ang mga limitasyon ko. Pero nang matutunan kong isumang lahat ng ito at ang buhay ko sa Panginoon, naintindihan ko ang napakagandang plano niya para sa akin. At mas lalo kong nakilala ang sarili ko. When I turned to Christ, I gave up myself to His personality, and there I first began to have a personality of my own. Sinuko ko ang lahat at naisip ko na baka kaya siguro hindi magawa ng Panginoon ang plano niya sa akin dahil pinipili ko ang mga sarili kong plano. In that point of my life, I learned that surrendering myself to God is not the best way to live, but it is the only way to live. Nothing else works. Pero ang pinaka-importante kong natutunan ay ang pagsubo pala sa Panginoon ay hindi one-time event lamang. Araw-araw ng buhay natin, sa bawat ginagawa natin ay dapat natin itong isubo sa Panginoon for His glory, sa pang-araw-araw na trabaho man o pag-aaral. Giving glory to God for me is being the best you can be. Sa craft mo, sa talent mo, kung patuloy mo itong pinag-iyaman, ang mga pinagkaloob niya, I think it brings pleasure to Him. Kailangan natin gawin ito sapagkat ito ang gusto ng Panginoon sa atin. He wants us to be a living sacrifice, to give up our daily lives, to follow Him and give glory to Him. So then, my dear friends, like Paul said, that because of God's great mercy to us, offer ourselves as a living sacrifice to God, dedicate to His service and pleasing to Him. This is the true worship that we should offer. Maraming salamat po. God bless you.